So welcome to our part 2 ng plant hole vlog. So today is Saturday, July 17. And hindi porket meron tayong part 2, eh super dami ng talaga, as in super ng nabili kong mga bagong plants for the last 2 weeks. But mas marami pa talaga dati ako before na pa-plant hole. But ngayon kasi gusto kong i-highlight dito sa part 2 yung ganda ng mga bago kong begonia plants. Kasi talagang mahilig ako sa begonia plants. But syempre, I see to it na more on green pa din or green shades pa din yung color nila. At unahan ko na kayo, ang vlog po nito ay hindi masyadong tahimik kasi naabutan ako ng cut-off ng gagawa. Kasi 8 o'clock sila nag-start gumagawa. Sa mga matagal ko ng viewers, alam niya na last year, na medyo nag-start ako mag-vlog, ang ihi lagi ng vlog ko, may nagpupukpok, may nagwe-welding, kasi ginagawa yung daan dito, may ginagawang bahay ngayon, may ginagawa ulit bahay, hindi nawawala ng ginagawa ng mga kapitbahay namin. So, pasensya na, unahan ko na kayo na medyo may mga talagang ganyang ingay-ingay. Buti na lang si Sherdy tahimik, no, bebe ko. Oo, hindi itong pumapayag, hindi siya kasali. No? Matingin ka daw dun. Ayun. O, say bye-bye na, beha. Mainit kasi magmamadali lang tayo. So, ayan. Kunti lang naman to mga begonia na to. But, sa totoo lang, kaya, yun nga, kaya nagawa ko ng parang separate for them to highlight yung beauty nila. And, hindi ko rin naisip na magkakaroon ako ng mga ganitong klaseng begonia. Although, yung isa, meron na akong ganun. Kasi, yung isa dito, hindi ko alam may ganun variety ng begonia. At yung isa naman, akala ko ay, although rare siya, akala ko parang hindi pa ako magkakaroon. So, umpisahan na natin agad-agad. Ito meron na ako dati. Batuunahin ko na. This is from Plantinito by Kent. Nabili ko sa live selling niya. Nakabili na ako ng ganito last year na 1.5. Mas halos kalash nito. Pero kay Kent, syempre, alam nyo, isa rin po sa nabibilan kong mura kay Kent. Plantinito by Kent. Mas, usually, every 3 weeks or every 2 weeks siya mag-live. Kasi, syempre, may work din siya talaga. So, this is Begonia Manaus. Manaus. Ayan, yung color niya actually napapa second thought ako kasi masyado siyang dark and meron siyang parang reddish maroonish shade but ang ganda, velvety yung niya. Kuya, Gina G sa pagpupubok. Teka lang, mabilis lang ito. Alam niyo ba, kahit kahapon ang aga-aga ko nang nag-start mag-vlog. O, ayan, may isa pa. Ang daming kalaban, no? Talagang naaabutan ako lagi. Tapos huwag kayo, pag ako nagpa-vlog, wala sila, walang mga ganyan. So, ayan, si Plantinito by Ken. Ayan, ang ganda, oh, grabe. May isa akong ganito na binibenta ko kasi dalaway nabili ko. So, kala ko kasi mapagsasama ko sila sa isang pot. So, I'm selling na lang sa very, very mura na lang na price. Para kasi sayang naman, di ba? Hindi kasi sila pwedeng pagsamahin, masyadong lush na. Next ko ay itong second pot ko na to from Home by Ralph na Begonia Iron Cross. Ito na yung isa. Nasaan na nga ba yun? Nasaan na yun? Yung isa ko. Ito na yung bigat. Nakaano kasi siya nakatala ko tapat. Ito na yung isa ko. Ayan. Ito yung Begonia Iron Cross na medyo, although lumalaki na yung leaves niya and imported sila. So, nag-sale ang Home by Ralph nung isang araw. Siyempre, nakigulo tayo. Sa dami ng minayin ko, dalawa lang ang nakalusot. Kasi unahan. So, ayan, ang ganda, oh. Ayan. So, dahil hindi pa ganun kalalaki yung leaves, although lush siya, pero hindi pa ganun kalalaki yung leaves, pagsasamahin ko na lang sila sa isang pot. Ayan, ayan. Magkano lang yata ito? Nakasale 800 yata, 850. Pero yung una ko nabili, that's 1.5. So, ito yung parang mas sale price pa nila. Parang pinaubos nila. Before tayo magpunta sa Baguio, wow, kasi from Baguio na yung iba kong begonia, 4 pots yun, but yun, puro pang Baguio. At wala talaga akong plano bumili nitong mga to, but nung nakita ko sila sa Facebook Marketplace, ang ganda talaga. Tapos yung isa, hindi ko alam yung name niya, tinanong ko pa. Pero before that, shout out muna tayo. Shout out kay Roxanne Asuncion, nag-message siya sa akin sa Instagram, thank you. And happy birthday to Julian Roldan from your mom Karen Roldan today, July 17. And happy birthday to Daryl Leal of Georgia, USA today also July 17. And happy 45th wedding anniversary to Miss Evelyn Calpo and
dear husband, happy wedding anniversary po and more blessings to come. Ito na yung super duper excited ako na ipakita. Ito, ito muna yung mas excited ng konti lang. Ayan, ang ganda. Oh, yung tita nyo. Hindi ko alam pangalan nito, pero nung nakita ko to sa Facebook Marketplace, in-inquire ko kaagad. Hindi masyadong magalaki yung leaves niya, but hindi rin ganun kaliit. And as expected, mas malaki naman siya kumpara sa iniisip ko. But etong isa ay mas malaki, ang ganda-ganda. Pagsasamahin ko sana, ayan, pagsasamahin ko sana sila sa isang pot, pero ayoko kasing galawin yung roots ng nirepot ko. Nirepot ko rin agad. Kahapon to dumating, pinapick up ko kay Kuya Reynaldo. Ngayon lang din, nirepot ko na rin siya kagabi. Tapos may flower sila sa nakakilala sa akin. Ayoko nang may... hindi ako mahilig sa flower, hindi mas ayoko, hindi na ako mahilig sa flowering plants, but yung mga ganyan lang naman kaliliit, caring-carry ko na yan. Ayan. Tas minsan tinatanggal ko na lang pagka dumadami na. Mga begonia kasi, 'di ba, flowering sila. Ang laki ng leaves. Ayan. Ang laki 'yon. Lalo na 'to, ang laki oh. Ayan, ang laki, grabe. Tsaka hindi siya manipis. Crumpled, usually, para siyang masonyana, na alam mo, parang ala chicharon yung tawag ko. Nung madami ng kalaban ko, pasensya na, bibilisan ko na lang. Ayan o, may gagawin tas ako mamaya, kaya ganitong oras ako nag-vlog. Gagawa kasi ako ng accessories mamaya, kasi siningit ko lang talaga ito ngayon. Ayan, ang laki. Ang tawag daw dito ay Begonia Andromeda. Ayan. Yung mga seller, ilalagay ko na lang yung link nila sa description below. Para... try nyo rin kung meron pa sa kanila. Ayan, ang ganda, oh. Begonia Andromeda. Ayan, Andromeda. Tama, nagdalawang isip pa ako. Tapos, mataba yung ano niya. Isang puno lang siya, isang plant, but ang taba ng ano niya, oh. Ng mga stem niya. Ang ganda. Grabe, ang ganda. Pang thumbnail. Ang ganda talaga. So, next ay... eto talaga sa picture ko lang to nakikita ko, akala ko hindi ako magkakaroon kasi alam ko medyo pricey to eh. Begonia escargot. Akala ko ang ma-achieve, kuya, wag ginaji magpokpok. Akala ko imported na ganito yung mabibili ko. Pero kasi ang napapansin ko sa imported parang hindi ganun kalaking leaves or depende. Depende, hindi ko sure. Eto unlucky talaga ng leaves, as in unlucky. Tapos nakakatakot lang to, parang napaka-fragile niya. Parang ang daling mapunit. Ayan o, konti na lang sinlaki na ng mukha ko. Tapos ayan, ang laki ng leaf niya o. Begonia escargot. Hindi siya green na green. Medyo, actually, medyo bluish mint green yung shade niya. Tapos, as usual, kadalasan sa begonia, merong ganyang shade sa likod. Maroonish, reddish, ayan. Ang ganda-ganda. So, dito, ito medyo price ito. Ito palang isa, yung Begonia Andromeda. Sabi ko lang, for $5.50 each. Ang mura. Naka-nursery pot lang to, ha. Siyempre, plus shipping. Pero, mura na sila, promise. Ito namang escargot, medyo pricey. Nabili ko siya for $2.25 each. Basta yun yung price ni seller. Siyempre, tawad-tawad tayo ng konti hanggat kaya. Although, medyo hindi nagpapatawad si seller kasi mura na rin naman na talaga yun. Hindi ko sure, ha. Para sa akin po, mura na rin. Pricey, but pwede na sa itsurahan niya. Ang laki po, oh, ang laki. Hindi ko in-expect na ganito kalaki. Natatakot pa akong i-repot siya, kaya nasa pot pa rin siya na. Tapos hindi naman din kita pag naka-front. Ayoko lang kasing maano. Kasi meron na ako, namatayan na ako ng begonia, yung ang ganda-ganda ko na Iron Cross na imported. Tapos ang mura lang nang kuha ko sa kanya. Napalago ko siya, tapos gumanda siya. Nung nag-summer, nagulat na ako, naglusawan. Siguro na overwatering ko kasi iniisip ko, mainit. Tapos pagtingin ko sa top, dry, tapos yung mga edges niya, nag-crispy na, nagbabrown. Akala ko, baka kulang sa water. So, sidilig ako. Ayun, na-dead. Nagwatera ako isang araw, nagtanggalan na sila. Parang style sa peperomia watermelon. Medyo ganun yung naging style. So, I have 2 pots nito, na bala ko sanang isell yung isa. Pero nung nakita ko, ay, sabi ko, hindi. Nung dumating to, medyo lanta yung effect nila. Kasi dry na dry yung soil. Kagabi, super lakas ng ulan. Pinaulan ko, like 10 minutes or 5 minutes. Pagising ko, ang ganda na ng tayo nila. Grabe. Ito yung isa. Ito yung isa. Mas malaki to. Ayan o. Ang ganda na. Nakaka-inlove. Ang hindi ko lang ano sa begonia talaga. Napaka-fragile. Parang ang daling mapunit. Velvety na may parang mga tusok-tusok na malambot.
madali silang magbutas, ganyan. Ayan o, ito o, may butas siya. Ayan o, may butas siya. Pero carry naman, kasi bili tayo ng plastic, di ba? Kung gusto natin ng perfect. Pero ang ganda talaga, promise. Ang ganda. So, yung plano kong ibenta na isa, sabi ko, kung ibebenta ko man to na rare naman tingnan, tapos medyo mahirap siyang mahanap, mag-ibenta na lang ako ng common plant sa shelf ko para to give way sa space. Diba? Ganun na lang. Kesa ito yung give up ko. Ang ganda talaga. Grabe. Ang ganda, promise. Ang ganda. Pero syempre, wag na tayo mag-expect ng flawless na flawless. May mga butas-butas dyan kahit pa isa-isa. Ayan, nandito siya. Nag-arrange ako kahapon dahil sa mga ito. Kasi gusto ko sila yung center of attraction dito sa gitna ng shelf. So, yung mga watermelon ko na nasa gitna before, medyo sinide ko. Ganyan. Usog-usog ng konti ang iba. Tapos may naligaw na kalateya. Ito yung naligaw na kalateya. Ano nga ba name nito? Nakita ko lang din to sa Ralph. Home by Ralph, yung nag-sale nga sila. Na, Seb, magkano ba? Nakalimutan ko na tayo kung magkano ko siya namin. Basta sale, Flame Star. Sabi ko, pag hindi ko nagustuhan, ibebenta ko na lang. Pero, ang ganda ng ano niya, ang ganda ng itsura niya, tsaka ang ganda ng pagka-green. Mas gusto ko pa siya ngayon kaysa sa medallion. Kasi dati talaga yung medallion ang pinakagusto ko. Ayan o, ang ganda. Kalateya Flame Star. Ayan o, ang ganda. Imported siya. Sa lalaki ng leaves. Ayan o, alam niyo, iba talaga rin yung mga galing, mga imported. Kahit may ganyan mga sira-sira na maliliit. Ganda, grabe. Tsaka ang nagustuhan ko sa kanya, di ba, kadalasan din na kalateya. Green na maganda ang parang print sa harap. Tapos sa likod, parang nag-violet, nagda-dark. Eto, hindi dark yung likod niya. Ayan o, iyan na yung pinaka-dark na effect niya, ganyan na. Ganda talaga, grabe. Ipapatong ko na lang to sa... Ay, di, pwede ko to i-repot. Hindi naman ako actually hirap sa kalateya. Hindi pa ako nakadead ng kalateya. Ang naging pinaka-maselan ko lang na kalateya, yung orbifolia. Kasi di ba ang orbifolia, prone talaga sa brown edges, sa crispy, sa sunog, ganyan. Yun lang ako, pero yung misto, meron akong medallion, meron akong shine star. Ay, basta may isa pa ako, hindi sila na-deads at hindi sila nagba-brown. Yung orbifolia lang talaga medyo, meron ako sa isang yun. So, ayun, ang ating part 2 ng plant haul. Baka sabihin, ano, super, super dami. Sa, ano, talagang pinapaikot ko rin yung iba kong plants. Yun nga, pag hindi na nag-spark masyado ng joy, lahat sila nag-spark naman. But, may ibang hindi. Ay, lumuluwag-luwag na yung shelf ko. And, syempre, parang, since nakita mo na siya, kasi pong ingi talaga nila. Kasi, hindi talaga ako naglalabas. At karamihan ng plants, through online ko na lang din nakikita yung mga begonia, mga ganyan. Hindi ko naman alam yung mga yan dati. 2013 pa ako nagpa-plants. Pero ang mga plants ko talaga, yung mga big plants, mga maki plants, mga dyan ko ilalagay, yuka, yan ang mga talaga mas familiar ako. Snake plants, gano'n, horsetail, yan ang mga una-una kong plants. So yung mga ganitong plants, nito ko lang din sila nabidiscover. And sa picture ko lang sila nakikita. Kaya pag nakikita ko sa personal, napapawaw talaga ako. Or minsan, napapabili ako kahit pagdating pala, iba pala siya sa personal. Maganda, but hindi siya ko siya super duper ganun ka gusto. Kaya iba, binibenta. So, ayan po ang aking mga collection, bagong collection ng begonia. Ito, isa sa pinaka-favorite plant ko na itong escargot. Sana magkasundo kami. Ganun pala ang style sa kanya. Hayaan siya na para magmukhang malanta. At saka siya didiligan. Ganun na rin naman ginagawa ko kahit sa Pepper Romeo Watermelon. Ang dami na itatanong ng care tips. Basta hayaan nyo lang po na mag-dry. Talagang, tas pag pauulanan nyo, as in once lang, yung pag umuulan dito, yun ang una-una kong inaalis or sinisilong yung mga Pepper Romeo Watermelon. Para, kasi kahit, di ba yung ibang plants kaya nila ng ulan. Yung Pepper Romeo Watermelon, hindi. Pag one time ulan lang, silong ulit, tas pag dry na, tsaka nyo lang ulit paulanan, ganun. Yun, diba? So, ano pa ba ang mga kulang? Yun na lahat ang aking new plants for the past 2 weeks. And tingin ko medyo maglalayo. Parang ayoko na sabihin na maglalayo, no? Ano na kasi yan, hindi naman ako nagbibili ng shoes, ng dress lang siguro, mga ganyan, yun ang mga binibili ko ngayon, but bags, hindi na, kasi hindi naman natin ako umaalis. Parang ito na yung naging duho ko na lang sa ngayon. So, ayun. So, ayun yung mga iba ko binibenta ng plants. Just
check nyo sa Facebook page ko. So, like or follow my Facebook page, Roma. So, Instagram account, Roma_. So, and don't forget to subscribe. Happy weekend!